We will start our discussion with the reinforced concrete design. So under the reinforced concrete design, we will discuss the design of beam, design of slab, design of columns, and design of footings. So for this now, we will discuss the beam. Beam is a concrete structure that primarily resists loads. And when load is applied to the beam, it tends to deflect, or what we call the bending. So as you can see, this is an example of simply supported beam, and the blue arrows represent the loads. When loads are applied, the beam will deflect or bend, as you can see in the second figure. If we pass through a cross-section analysis to the beam, we can divide it into two section or region. We have the compression at the top and the tension at the bottom. Take note that compression and tension is not always in the same position. It depends on the types of load in the types of beam. So sometimes compression is at the bottom and tension is at the top. Also, take note that concrete is strong in compression but weak in tension. That is why we use steel reinforcement to compensate the tension side of the concrete. And steel is strong in tension, but they are weak in compression. So that is why steel and concrete are compatible to each other, because they compensate the weakness of each materials. The actual compression stress of the concrete is something like this. So makikita nyo dito na yung stress natin is curve, hindi siya square or rectangle, na mas madali siyang i-compute. Medyo mahirap itong i-compute. So ito is sa 2D, ito yung 2D, and this is the 3D. So makikita ninyo, yung volume nito is medyo mas mahirap kumpitin yung volume ng stress na to, kasi yung curve na yung curve na surface na to. Itong red arrow sa baba is para doon sa tension ng steel. Yung arrow naman dito sa taas is yung concentrated compression stress. To simplify this for easy computation, Whitney proposed the equivalent stress block. So kung titignan nyo dito sa 2D, mas madali nga naman, kasi meron kang square or rectangle to, edi mas madali mo siyang i-compute. Saka titignan mo din sa equivalent niya dun sa 3D is yung volume niya madali lang. A times B times yung 0.85 Fc prime. C is equal to 0.85 Fc prime times EB. Yan yung volume ng compression stress dito sa equivalent stress block. At saka dito naman sa T is equal to E is Fy or E is Fs. Dito sa actual stress compression, yung length nito magmula dito sa block na line hanggang dito sa tip ng curve na to is Fc prime, or compression stress ng concrete. Pero dito naman sa propose ni Whitney, meron siyang 0.85 Fc prime para ma-convert natin sa dito sa stress block. At least mas madali na siyang computing. So let's start by identifying the values, o yung mga liters na nilalagay natin. H B. The H is the total height of the beam, and the B is the total width of the beam. ES is the area of steel reinforcement. Ito yung dotted din na yun, yung nagre-represent sa steel natin. So D is effective depth of beam. Kaya siya tinawag na effective depth of beam kasi ito lang yung part na magmula doon sa extreme fiber compression na to, itong extreme compression fiber pala na to, na line na to, hanggang dito,
sa baba. Ito lang yung nagre-resist talaga ng Lord. Yung part na to is wala na to. Wala itong tulong sa kanya. Kasi under tension to, eh yung concrete nga, hindi siya malakas sa tension. Kaya dinineglect na natin to. So, effective width of the beam o effective height of the beam is ito lang, yung D lang na to. So, the actual compression stress, yung C na to is the height of the compression stress. Tapos, yung C na malaki naman na to is yung ano to, concentrated compression stress to. Ito, tension stress at the steel reinforcement. So, tignan natin dito sa equivalent stress block. So, yung E na to is the height of the stress block. Tapos, yung beta 1, makikita natin mamaya yung value ng beta 1 na ito at saka times C. And the concentrated compression is yun yung sinulat ko kanina na 0.85 if C prime times AB. Yung AB na to, nakuha yun dun sa area ng stress block na ito. Kaya makikita nyo dito sa taas. And now, the provision or the National Structural Code of the Philippines limits the strain of the concrete to be 0.003. Maximum strain at the extreme concrete compression fiber shall be assumed equal to 0.003. Kaya ito yon. Hindi na pwedeng mabago to. Yung H is total height of the beam, B width of the beam, C actual depth of the compression concrete, E is equivalent rectangular stress block, C is compressive force due to compression of concrete, and T is tensile force due to steel reinforcement. And the echelon S is the strain of steel, and echelon C is the strain of concrete, and ES is modulus of elasticity of steel reinforcement, which is 200,000 MPa or 200 gigapascal. ES is the area of steel reinforcement. So, meron tayong rho. Yung rho naman na ito is steel ratio of reinforcement. And we can find this by dividing the steel reinforcement area over the width of the beam times the effective depth, kaya BD. To find the ES is equal to rho BD by manipulating the equation. This is the table for the beta 1. Malalaman natin yung value ng beta 1 base dito sa ipsi prime na to o yung compression strength ng concrete. If the compression strength of concrete is greater than 17 megapascal but less than 28 megapascal, then our beta 1 is 0.85. But if the concrete compression strength is greater than 28 megapascal but less than 55 megapascal, then we will use this for the beta 1. If Fc prime is greater than 55 megapascal, then 0.65 yung beta 1 natin. Note that the beta 1 should always be between 0.65 to 0.85. Ngayon, kung mas mababa siya sa 0.65 at mas malaki siya sa 0.85, may something na dun. Medyo mali na siguro yung pag-compute nyo. Sa beam analysis, it is important to know the ultimate moment capacity ng beam. So, ultimate moment of capacity is equal to the reduction factor times the nominal resisting moment. Yung reduction factor natin na to or yung phi na to is mamaya natin to i-discuss. So kung titingnan niyo dito sa ating figure B, kasi ang gagamitin na natin instead na itong figure E na to, hindi na ito ang gagamitin natin sa analysis natin, yung figure B na to. In figure E, summation of moment at T. So dito tayo magmo-moment. Dito yung moment natin is equal to 0. Moment is equal to yung ito, yung C na to na malaki, times yung distance niya rito. So, D, yung buong depth na to, minus ito, E over 2. Diba? E over 2 ito.
ito hanggang dito is E over 2. Kaya dito naman sa taas E over 2. So, or equal to 0.85 fc prime eb times d minus e over 2. Yun yun. O, moment at c. So, pwede din naman tayong mag-moment at c. Dito naman tayo mag-moment. Ito yung magiging equation natin. Kahit saan dito sa dalawang gagamitin natin. Pero during doon sa computation, may time na ang gagamitin natin is ito lang, yung part na to. Kasi hindi pa natin alam yung is na to. So, kaya ito ang gagamitin natin. Usually, ito ang magagamit. From figure B again, for the equilibrium condition, summation of forces is equal to 0. Which is why the C is equal to T. Ito yung sinasabi ko na the compression at the concrete is should be equal to the tension at the steel reinforcement. Kaya C is equal to T. Kaya parehas lang yung stress nilang dalawa. That is why if we substitute the value of C in the value of T, then we will have this equation. By manipulating the equation, then we will be finding the value of the E. E is equal to rho BD Fy over 0.85 Fc prime. Saan nang galing yung rho na to? Yung is natin na to is ito yon rho BD from the previous na slide natin. Papalit lang natin dito at saka yung mamanipulate yung equation, ito yung lalabas na E. Sa-substitute natin yung value ng T at saka yung E dito sa equation natin na nominal resisting moment is equal to T times the quantity of D minus E. Kaya ang mangyayari, ito na siya. Tapos, isa-substitute natin yung BD na dito sa E is na to, yung rho BD, isa-substitute natin dito sa E is, so, ito na yung magiging final na ano natin sa moment resisting, nominal moment resisting. Ngayon, gagamitin na natin yung maximum moment or ultimate moment capacity is equal to phi mn. So, ilalagay lang natin na ganyan. So, ito yon. Ngayon, ito pa lang, doon sa analysis pa lang nung beam, wala pa yung hindi pa nalalagay yung sa provision o yung sa nila, sabi nila na sa NECP code. Itong equation na to is applicable lang ito kung yung if is natin is equal to if y or yung strength of the tensile strength of steel is equal to the yield strength ng steel. Kung magkapareha sila, ito yung equation yung gagamitin natin. Eh halimbawa, hindi naman sila magkaparehas. So, ito yon. From figure C, if Fy is not equal to Fs, then ito yon. Kasi dito, sometimes, yung T is equal to E is Fs or epsilon is equal to Fs Es. Kaya lang, Fy lang kasi yung nilalagay ko rito. Pero, sometimes yung magiging mag-equivalent yung Fy at saka Fs, magkaparehas sila. Pero halimbawa, kung hindi sila magkaparehas, ito yung gagamitin natin. By similar triangle, gagamitin natin to. Yung strain ng ating beam. By similar triangle, malalaman natin kung ano yung value ng Fs na to o ano yung equation para sa Fs na to. Kung imamanipulate natin yan, ito yon. Fs is equal to 600D times the quantity of D minus C over C. So, MPE. Saan nang galing yung 600 na yon? Take note, yung Es natin is 200 gigapascal. Pag minultiply niyo yung 200 gigapascal ng 0.003, ang lalabas 600 MPE. So, meron tayong condition dito. If the Fs is greater than the Fy, steel will yield. So, ang gagamitin natin is Fs is equal to Fy. So, Fy pa rin ang gagamitin natin. Kasi mas mababa na yung Fy kumpara din sa Fs.
But if Fs is third than Fy, steel will not yield. Hindi mag-yield yung steel natin. So, ang agagamitin natin is yung Fs na ito. Pero, mamaya pa natin ito i-explain kung paano gamitin tong Fs, Fy na ito. Meron din tayong sinasabi na minimum steel reinforcement o yung rho min na ito. Sabi niya, no, in SCP, dapat yung minimum nung steel ratio ninyo is kung ano yung mas mataas dito sa dalawa na to. So, kung ang value ng ito, yung lumabas na value nito is 0.008 at saka ito naman is 0.001, ito ang kukunin natin as steel ratio minimum natin. I-design natin yung beam para hindi siya brittle kundi ductile. So sabi ni in SCP, to ensure that the beam is always ductile, then we will use maximum strain, which is 0.004 of steel. Strain ng steel is dapat 0.004, hindi na siya bababa doon. Para kasi kung bumaba siya ng 0.004, yung magiging compression controlled na siya. Pag naging compression controlled na yung beam natin, delikado. So, ang limiting factor natin, sabi ni SCP, is 0.004. In figure C, para malaman natin yung value ng C na to, di ba? Ito kasi, by similar triangle din ang gagawin natin dito. Dito 0.003. Ito yung sa concrete tong 0.003, tapos i-add natin tong 0.004 ng strain nung steel, kaya naging 0.007. Ito. So hahanapin natin yung C na to. Saan ba yung C na ito? Ano yung value ng C? Yung value ng C na to is malalamin natin by similar triangle or uli. Kaya dito 0.003 over C is equal to 0.07. So, kaya ang magiging natin C is equal to 3 over 7 D. Yan yung value ng C natin. Ngayon, yung E is equal to beta 1, C natin ay magiging E is equal to beta 1 times 3 over 7 D. Yan yung magiging E natin. Kaya dito, summation of forces at horizontal, so is equal to 0, C is equal to T. Ganun pa rin. Dapat parehas yung dalawa na to. So, E is Fy, kaya E is EBD, parang yung sa una lang din to. Instead na 0.85 Fc prime beta 1, AB is equal to rho BD Fy, ipapalit na natin tong value ng C dito. Kaya ito na yung value ng E, hindi yung C. Yung value ng E natin is ito na yon. Dito, ito. Papalit natin siya. Dito, papalitan natin ng ganyan. So, 0.85 Fc prime beta 1, 3 over 7 D. Yung E is na to, palitan natin ng rho B D Fy. So, yan yung natin. Ito na yung magiging maximum steel reinforcement natin. Ito yung pinaka-maximum. Kasi ang sabi ni code, dapat ang maximum na steel strain natin is 0.004 lang. So, ito yung maximum na natin, rho. So, yan. Ngayon, meron tayong dito, decision making dito. Halimbawa, yung na-compute natin na rho o yung steel reinforcement ratio ay na-compute natin is mas mataas siya dito sa minimum pero mas mababa siya dito sa maximum na ito, abay, syempre, okay. Pwede na. Yun na yung gagamitin natin, yung rho na na-compute natin. Kaya lang, pagka yung rho na na-compute natin ay mas maliit doon sa minimum,
ang gagamitin natin is yung minimum. Pero pagka yung ang ano naman natin is yung row na na-compute natin eh mas malaki kumpara dito sa max na row, ang gagamitin natin is yung max ito. Yun naman yung decision nun. So ngayon, kung babalikan na lang, kung babalik tayo uli dun sa ano natin, equation na ito, tapos ipapalit natin yung 3 over 7 d na to, ito yung magiging nominal resisting moment natin dun sa 0.004 na strain ng steel. So ito yung ano, strength reduction factor na kinukuha natin. So yung epsilon t na to ay actual strain of reinforcing bar. Yung epsilon ty naman na to is equivalent strain of yield strength ng bars natin. So if the epsilon t is less than or equal to epsilon ty, compression controlled. E kung yung epsilon t is greater than epsilon ty but less than 0.005, transition section. Ngayon, pagka yung epsilon t is greater or equal to 0.005, tension controlled. So in case sa atin ng ano natin is rectangular yung ano natin, yung beam natin, so ito yung arrangement ng reinforcing bar natin pag ganyan na siya. So kung ang reinforcement natin is spiral, ito ang gagamitin natin. In the case dun sa beam natin na rectangular, hindi naman spiral yung gagamitin natin, kaya dito tayo sa others. Dito tayo gagamit yung others na to. So ito yung sinasabi ko kanina na yung if s is equal or greater than fy. So instead na yung strain yung gagamitin natin, para mas madali, i-convert natin ito into stress. So ito yon, fy or fs. So if the yield strength is greater than the tensile strength ng reinforcing bar, edi ang gagamitin natin na phi natin or reduction factor is 0.65. Ngayon, kung yung fs natin is greater than fy but less than 1,000 MPa, then ito yung gagamitin natin na reduction factor, 0.065 plus 0.25, ito yun. Or kasi nasa transition region tyo. Ngayon, pagka yung if is natin is greater than or equal to 1,000 MPa, then tension controlled. So ang gagamitin natin na reduction factor is 0.9. So ito yon. Yung 1,000 na to is galing ito dito sa epsilon ty is equal to fy over es. So yung es natin na to is 200,000 MPa. At saka ang ano ng ET, yung epsilon ty natin is equal to 0.005 strain. Halimbawa, yung strain natin or yung beam natin is under tension controlled, ito yung magiging equation natin. Ganun pa rin yung gagawin natin, ibibis pa rin natin dito sa figure C. Bibis pa rin natin dito, makikita nyo, similar triangle, yung C is, ito na yung magiging value ng C natin. So, yung ano pa rin, summation of forces at horizontal, parehas pa rin to. Isasubstitute lang natin yung value ng C dun sa E is equal to BC. So, yon. Ngayon, yung E, papalitan natin yung E dito at saka yung E is dito. Kaya ito yung magiging equation natin. Ito yung magiging rho natin at 0.005 strain ng steel. So ito, yung MNTC na to is nominal resisting moment at tension controlled. Kaya nilagyan ko siya nung TC para mas madali siyang makita. Dito, wala nga lang C dito sa baba. Ayan, lagyan natin ng C yun. So, i-substitute natin uli yung rho na to
At saka yung value ng E na to dito sa ating equation na to, o dito sa equation sa taas. So yung magiging final na equation na natin is ito yon. Kasama na dito yung ano natin, reduction factor na 0.9, kasi yung reduction factor natin is 0.9. Kaya ito yung ano natin. Kaya pagka magko-compute tayo, pwedeng ang gamitin natin is direct substitution na sa equation na to, o kaya iano natin to. Ito yung gagamitin natin. Magkakaroon tayo ng stress block diagram at saka o kaya yung equation na to. Mas ma-appreciate natin to pagka sa example natin.